Hello mga kamikmik! Welcome back sa isa na namang edisyon ng Saktong Learnings lang with Kuya Mapelix. And today, we are going to discuss integrals relating to inverse trigonometric functions examples. So again, I'm gonna share three examples of this in this video. And hopefully, may matuturo kayong bago. And in terms of tips and tricks, I will share a few. Okay, so let's start. For our example number one, find the integral of dx all over the square root of 8x minus x squared. Ngayon, ano kaya ito? Una-una nyo check, kaya ba ng usab? Kunyari, iusab mo yung buong may radical kasi most of the time, di ba, yung radicals na iusab. Pero malabo eh. Kasi, kunyari, iu mo yan. If iu mo yan, square root of 8x minus x squared, edi ang du na kailangan mo is raised to 1 half. Edi 1 half, 8 minus 2x. Ay, joke. Di pa pala yan. 8x pa rin. 8x minus x squared. Yan, raised to negative 1 half times 8 minus 2x kasi chain rule mo pa yung loob. Pero, looking at this, wala kang pagkukunan yan. So, therefore, kaya tayo tatakbo sa integrals ng... inverse trigonometric function. Pero, ano ba yung pinakang malapit na pwede nating gamitin inverse trigonometric function dito? Ang pwede nating gamitin dito, guys, is if magiging mukha niya is du over a square minus u square, di ba? Ito yung pinakang malapit na pwede nating magawa dyan. And upon checking, pwede nating u squared is x squared, pero a squared pertains to a constant and wala tayong makitang constant dito. And that's our problem na hindi natin magagamit basta-basta yung integral na to. And please take note, ano ba yung integral na to? This is arcsine. No? This is equal to arcsine u over a plus c. So ang goal natin is maging ganito ang itsura niya. Paano magiging ganito ang itsura niya? So, try nating i-isolate yung 8x minus x squared. And as you can see, we can use completing the squares. Pero pag nagko-completing the squares ako, no, for the sake of discussion, usually ang gusto ko positive x yan eh. So, para maging positive x yan, anong gagawin natin guys? So, itong part na to is completing the squares, no? So, this is completing the squares. Okay? So, in completing the squares, ang gagawin natin is, usually, gusto ko positive yung x square. Eh. So, factor out ko yung negative, x square minus 8x. Diba? But, the problem here is, ano yung kailangan kong i-add dito? No? Kasi may plus something dapat yan para maging completing the square siya. And usually, ang ginagawa ko dyan, itong middle term, ang ginagawa ko dyan is, kinuha yung constant, dinidivide ko sa 2, and I will square that. And yun yung magiging last term ko. So ano to? Negative 8 divided by 2 is negative 4. Okay? And negative 4 square. Yun ang gagawin natin. And that is equal to 16. Diba? And please don't forget, since nag-plus 16 tayo dyan, hindi lang tayo basta-basta magpa-plus 16 dito. Kailangan may minus 16 tayong magawa dyan. Bakit? Para wala tayong ginawa. Parang wala tayong ginawa pero may ginawa tayo. Gets ba? So 16 minus 16 is still 0. So basically, wala akong dinagdag. Pero may dinagdag ako para matapos ko yung completing the squares. Gets ba? And don't forget to, yung negative na to, may ingat lang tayo dyan. Dapat nasa labas yan nung pinagdagdagan natin. Kasi mamamali tayo dyan mamaya pag dinistribute natin yung negative na yan. So importante yan. Okay? So that is negative. Yan, dito na natin i-complete yung square. And that is, kunin mo yung square root lang nito, x. Kunin mo yung square root ng 16, okay? And kunin mo yung sign sa gitna. Ayan, ay, square root ng 16. Ang square root ng 16 is 4, no? And importante dyan, ito, yung minus. Yung, ito, yung sign na yan. And that is just square. Diba? And don't forget, diba, may minus 16 ka pa sa labas. Minus 16. Okay?
And after that, 'di ba? Pwede nating i-distribute yung negative para makita lang natin kung ano mangyayari. Pag dinistribute natin yung negative, 'di magiging ano yan, 'di ba, guys? 16 positive minus x minus 4 squared na siya. Again, balikan natin completing the squares, paano nangyari yan? Yung negative 8, no? Yung negative 8 divided by 2, that is negative 4, then negative 4 square is 16. Then para siya naging x minus 4, get the square root of x square, that is x, get the square root of 16, that is 4. And yung middle, yung sign niya dito is kung ano yung sign ng middle term. Okay? And don't forget, ito yung kinumpleting the squares natin. So basically, pwede ko yung isalpak pabalik dito guys sa ating integral. So our new integral will become dx over square root of 16 minus x minus 4 square. And kung i-describe natin yan guys, kamukha na ba nito? Let's see, check natin yung ating ingredients. Ano yung ingredients natin? Hanapin natin yung u squared. Ano ba ang u squared dyan? Definitely ito. Yung x minus 4 squared. Eh, since that is our u squared, ano ang u dapat natin? Ang u natin ay x minus 4. And definitely dapat alam din natin yung du natin, which is in this example is just dx. Now, yung a squared naman. Ano ang a squared dyan? Ito, yung 16. So, ganyan yan. 16. So, therefore, our a is na naging 0, our A is equal to 4. Ayan, kompleto ng ating ingredients. I-plug in na natin sa recipe dahil, di ba, this is just equal na sa du over square root ng 16, A square minus U square. And that is just equal to arcsine of U over A plus C. So therefore, our final answer is equal to arcsine. Ano yung u natin? Ang u natin is x minus 4. So this is x minus 4 divided by, ano yung a? Ang a natin is 4. 4. And don't forget your plus c. So this is our final answer. Beautiful math. Okay? Next example. Okay, so for our second example, ito. Find the integral of dx divided by x squared minus 4x plus 6. Ayan, ayan. So, paano kaya ito? Unang tingin, kaya ba ng u squared? Ng u? So, gawin natin u squared minus u. So, parang wala tayong mapapala no, pag gagawin natin u. Best thing to do is, ano ba yung pwede natin integration rule na pwede natin gawin? And basically, since this is inverse trigo, ang pwede natin paggayahan dyan is yung du. U squared plus a squared. Or a squared plus u squared. Okay lang, magbaligtaran dahil positive naman siya. Both positive. And kung makikita natin dito, pwede tayo pag, meron tayong pagkukuha ng u squared ito. Pero ang problema kasi, yung a squared, that should be pure constant. Kunyari yan. Eh, kaso ito, paano yan? Hindi natin pwedeng, saan natin gagawin yung negative 4? So, best to use is, gaya ng ginamit natin technique kanina, try natin i-completing the squares itong ilalim. Again, i-completing the squares lang natin, yung may mga variable, syempre. So that is x square minus 4x plus something, tapos syempre may plus 6 ka dyan. Now, if you will think, ano yung pwede natin i-plus something dito para maging complete square siya? So definitely, kunin mo nyo pa rin yung gitna, negative 4, i-divide nyo yan sa 2, then square. And that is negative 4 over 2 is negative 2. Negative 2 square is 4. And please take note, since nag-add tayo ng 4 dyan, dapat may minus 4 ka sa dulo. Importante yan kasi para nagdagdag tayo ng 0. Okay? And basically ito, pag kinumpleting the squares mo yan, that is just equal to the, ano na to? Anong square root ng x square? That is x. Anong square root ng 4? That is 2. Ano ang ating symbol in the middle? Kung ano yung symbol in the middle, then that is negative. And that is your completing the squares. Plus 6 minus 4, and that is 2. So therefore, ito yung ating gagawing denominator. And if that is our denominator, pwede ko nang isulat yung aking given again as dx all over x minus 2 square plus 2. Which is, kung mapapansin ninyo, pwede na siyang pumasok dito sa ating rule. And in rule na to, ano to? This is equal to
1 over A arctangent U over A plus. Okay? So, paano yan? So, first, kunin natin or kompletuhin natin yung ating ingredients mula dito. Kailangan natin ng U squared, A squared at du. So, first, ano yung U squared natin? That is X minus 2 squared. Ano yung D? Ano yung U? So, get the square root. Square root, square root. So, makikita mo lang X minus 2. And since may U na tayo, ano yung du? Still dx. Okay? And identified as our A squared is 2. Ayan, no? Mag-isa lang siya dyan. 2. So, therefore, our A is equal to square root of 2. Therefore, we can rewrite this na as our du, di ba? Kasi du is equal to dx. Then, ang x minus 2 natin, square is our u square. And our plus 2 is our a square. So, therefore, our answer is simply written as 1 over a r tangent of u over a plus c. So, plug in na lang natin lahat. That is square root of 2. Arctangent of ano yung u natin? Ang u natin is ito, no? Yung x minus 2. So, that is x minus 2 divided by square root of 2 plus c. So, this is our final answer. Oops. Pwede nag-square. Gusto ko nag-square. This is our final answer. So, tayo mag-square. This is our final answer. Ayaw. So, bala siya. Yan yung final answer natin. Okay? Beautiful math. Okay, next example. Okay, so for our last example relating to inverse trigo, ano kaya ang integral ng dt over t square root of t to the fourth minus 2? So, paano kaya ito? Una sa lahat, check muna natin. Ano kaya yung pwedeng gawin natin ditong inverse trigo na rule, which is, ang pwede sana natin gamitin dyan is yung tinatawag nating du over u square root of u square minus a square. Kasi may nakita ako ditong variable, may nakita na akong variable dito. So most likely, u squared minus a square na may u sa labas to. And this is equal to, ano guys? This is 1 over a arc secant. No? This is yung arc secant rule natin. U over a. Okay? Plus C. So, yan yung importante na magawa natin. Pero let's check kung magiging ganitong form ba itong given natin. Check natin. So, paano to? We need to identify yung U. Ano yung U natin? U squared. Ang U squared natin dyan is T to the 4th. And since this is T to the 4th, our U will become T squared. And since T squared yan, ang du natin is 2T dt. Let's check kung ano yung A. Definitely, our A squared is equal to 2. So, therefore, our A should be equal to square root of 2. But the problem here, guys, is meron akong U squared, meron akong A squared. Pero yung U ko, ang U ko should be T squared. E, T lang to. Then, yung du ko should be 2T dt. So, e, dt lang to. So, I need to add 2T here. E, syempre, pag nagdagdag ako ng 2T dyan, guys, dapat buong 2t over 2t yung idadagdag ko. Which is, in fact, diba, if gagawin ko yan, 2t over 2t, definitely wala akong binaviolate na law dyan kasi 2t over 2t is equal to 1. So, ito yung 2t ko, tapos may 2t rin ako dito, diba, I can rewrite na my given as equal to integral ng 2t dt all over 2t square, no? Square root of t to the 4th minus 2. And as you can see, kompleto na ako. Kasi meron akong pagkukunan na ng du, meron akong u squared, meron na akong a squared, at meron na din akong u. Ayan, oh, yan yung u ko. Yan to ko, ilalabas ko na lang dito. 1/2. Para ang aking answer will become 1/2 integral ng du over u squared minus a squared, and that is equal to 1/2, which is ito nga yung sinulat, which is ito nga yung sinulat natin kanina sa taas. Ito, yung 1/2
may 1 off kasi sa labas. Yung 1 over a, ang 1 over a natin is 1 over square root of 2. Kasi please take note, yung square root yung a natin square root of 2. Arcsecant, what is our u? Yung kailangan. Ang u natin ay t to the second. So this is 2 to the second over square root of 2. And don't forget your plus c. So simplify natin. So this will become 1 over 2. 2 square root of 2 arcsecant ng p squared over square root of 2 plus c. And that is our final answer. Okay? Beautiful mo. Basic. And that's it for this video. Kung natutunan kang bago, share mo sa mga friends mo para lahat tayo alam natin ang ganitong tips. Okay? So see you on my next video. Bye!